Excited yarn. Magandang umaga mga kuys! Music here and welcome again to our vlog. So for those of you guys na hindi pa nagsasubscribe sa ating channel, guys, appreciate if you can like, share, and subscribe to our channel para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. And today is a Saturday and it's a great day, di ba? Yan. Kasama natin ngayon ang aking kapatid na si Marky dahil kukuha siya ng kanyang first ever bike. Pupunta ngayon tayo sa May Caloocan, dyan sa May Pro Bikes Motor Star para kunin ang kanyang bagong-bagong Motor Star Cafe 400. So sasamahan natin siya kumuha and tayo muna yung mag-uwi dahil hindi pa daw siya marunong and hindi pa siya confident mag-motor. So dun muna siya sa ating classic garage. So yun guys, see you later na lang pagdating natin dyan sa May Pro Bikes Caloocan. Alright? Sir, good morning po. Sir, kung ano yung tumawag, nandiyan po si Sir Archie. Apo, nakaka-quality guys. Eh. Nakaka-quality. Doon tayo sa 10 up, sir, para mas malaki yung branch, hindi mag-vlog doon. Oo. Doon lang, mas maganda po kasi tamahan na rin. Nasa tent up? Doon sa may along tent up lang talaga, after Minerva. Apo. Street. Tamahan po namin kayo ngayon, sir. Okay, sige. Thank you. Sa tent up daw tayo pupunta. Ah, sige. Doon daw yung ano, mas malaking showroom eh. Tara! Malaganda rin pala yung gulong na ito eh. No. Parang mas magandang mas malapad pa. Pero yun nga, kung pakita mo yan, no? Kung magagawa mo yan dito, ayan, no? Nakita namin sa internet. Wow! Kung magagawa mo yan dito, hanap tayo ng ano, mag-wrap. Laki ng gulong sa harap, oh. 19? Mag-uso ka ng custom na Cafe 400. Huwag ka mag-sticker, mag-emblem ka. Hanap ka na magagawa ng emblem ng Cafe 400. Meron na pala siyang ano, built-in na tank grip. Tapos, ito, pwede mong tanggalin to. Tapos ito, extend. Hanap ka extended na ano. Gusto ko yung UN ba yung tawag ko? Parang nakaganyan na mismo. Mm-hmm. Tapos papalitan ko to. Palit ka dito ng bilog. Or, kung makakahanap ka nga nun sa likod ng ano, yung LED. Ah. Tapos kahit ito, wag mo nang tanggalin to. O, maganda na ito, bullet type na ano, na side. Pero yun, decided ka ba na orange or yung itim? Yun yung question sa'yo. Hindi, okay lang naman sa akin. Hindi, anong mas gusto mo? Kasi yun yung papalabas natin. Parang mas gusto mo yung orange. Parang pag ginawa mong all black kasi, parang mas numipis tignan. Whereas ito, kapag ginawa mo siyang, lalo kapag yung matte orange na pinakita ko, para siyang mas makapal. Ito, baka pwede kang makakita ng ano, ng converted na disc brake. Marami naman nagko-custom ng ganito na disc brake. Sakto lang sa'yo kasi payat ka rin eh. Ang ganda! Chairman tayo. Chairman, tingnan natin kung bagay ah. Kung mabubudol kita. Hindi bagay sa budget natin. Bagay sa akin, pero hindi bagay sa budget natin. Hi! Ingit me! Yan na, sineset up na ang motor ni Marky. Yan yung tools na kasama ko yan. Kasama yung tools na yan. Saan nilalagay yan? Merong compartment dito or dito sa gilid? Kahit an... Eh, pero saan malalagay? Sa bag? Ayun na. Nakakabit yung battery. Matigas ba? Matigas. Malaban. Matigas ba? Importante, pogi yung bike mo. Yun! Ganda ng tunog! Yes!
Bomba nga, bomba. Kuwari biker ka. Okay na natin, mag-gym mo, wala na yung steps sila. Yan, yung stand sila na nila kuya ngayon. So ngayon pala ikakabit yung sa ano? Sa brakes. Yan, si kuya ini-stencil na yung motor. Tinitingnan ni kuya yung mga bolts. Dapat masikip lahat. Boss, yung question, yung tigas na ito, na-adjust ba yan? Paano natin mapapalambot to? Medyo matigas pa eh. Ayun pala. Bagong rider kasi yung gagamit eh. Kaya kailangan ng malambot. Yan, tinitingnan ni kuya yung mga gears. In-adjust kasi ni kuya yung sa clutch eh. Kaya kailangan niyang tignan kung madaling kumapit yung mga gears tsaka madaling makuha yung neutral. Testing, kickstart! Ayun! Ayos! Grabe ang haba niya, no? Lalo kung dito mo titignan, sa personal, talaga mahaba siya. Okay tayo. Ilaw passing. Ayan. Signal lights, pareho. Okay tayo. Question, kuya. Para saan to? Choke po yan, sir. Ayun yung choke nga. Pwedeng mapunta dito yan, sir. Kasi mamatay. Pag nakaganyan, di siya. Anong silbi ng choke? Pag lang yan, sir. Unang start lang po yan. Kaya meron po ito. Kailan ilalagay dito? Pag sir, sample natin na gusto mong mabilis na stock. Iyan mo lang. Ganunin mo lang. Pero on the reserve, pag na umanda na kasi binabalik namin ito. So ang use niyan, kapag matagal na stock tapos ayaw umandar, i-choke mo pababa. Kapag ka-start na, ibabalik na doon. Okay. Kuha mo. Ready na motor mo. Pambayad mo. German, kumbayan. Ito pala yung tools niya. Saan pwedeng ilagay yung tools niya, kuya? Ay, mga tools na kasama. Ito po yung tools niya eh. Wow, ang dami ah. Ito po yung pantanggal na spark plug. Ito yung spark plug. Pantanggal na spark plug. Okay. Tapos ito yung mga ibang play piece. Galing naman, ang dami. Yung iba, screw lang, screwdriver lang talaga kasama eh. Tapos, saan sa bike siya pwedeng malagay? Well, sir, wala ko. Kahit sa ilalim ng upuan. Pwede ba natin makita yung ilalim ng upuan kung ano siya? Hindi siya disusi na tanggal. Tornilyo siya. Masarap ng amoy ng mga ano, ng mga bagong motor. Ewan ko, nakaka-addict yung amoy ng mga bagong motor. Or ako lang talaga ang addict. Ikaw ba, hindi ka natutuwa sa amoy? Sa gasolina. Baka may lahi tayo ng addict. Nung bata ako, gusto ko nasa gasolinahan lagi eh. Pero actually, kung titignan mo siya yung motor niya, color it is, okay na eh, maganda na eh. Pero kung mas gusto mo ng scrambler look, talagang papalitan mo yung handlebar. Pero kung titignan mo dito, yung kulay niya as is, maganda na. Tapos emblem na lang talaga. Emblem ng Cafe 400. Mas maganda siya, darker orange. Tapos choice mo lang kung lalagyan mo ng stripes ng matte black or shiny na black. Talaga wala siya dito kahit ano. Pag magpapakabit siya kuya ng mga ilaw, meron ba siyang abang para sa battery para hindi na magka-cut? Meron naman po. Para sa akin, pag ako nagkabit ng ilaw, bali wala siyang cutting. Pero nakatap siya? Opo, nakatap po siya pero wala siyang pulot. Okay. May ginagawa na po kasi. Yung ilalim, anong pwedeng wala talaga? Wala. Ito talagang dito na yan. Dito kuya, ano naman ito? Airbox po. Yun yung airbox niya. So wala talaga siyang pwedeng paglagyan sa motor ng tools niya. Unless magpapasadya siya. Yun, isipan mo na kung saan mo papasadyaan. Kailangan mo yung tools eh. Dapat lagi nasa bike yun. Parang nasa barangay.
kaso natin? Anong kaso natin? Tanod ako. Pero grabe siya, ano. Thumbs up kay Israel. Sinabi lang namin na bibili lang kami ng, ano, ng bike. Hindi pa kami hinihinga ng bayad. Inactivate agad yung motor. Pero hindi, salamat. Sir Eric, salamat sa pag-recommend ng Cafe 400. Kay Quiz Marco, salamat sa pag-recommend din ng Cafe 400. Thank you very much. Solid. Sobrang solid nung bike na to. Review soon. Kuya, yung ano, yung papel niya, gaano katagal yung release ng RCR? Isang buwan po siya. Isang buwan yung RCR. Pero yung plaka, kasama na ba? Hindi pa po siya. Mga estimate natin, kailan yung plaka? Ah, so depende pa rin. Maganda rito, ang dami niyang tools na kasama. Yun nga, sa ibang mga motor, usually, ang binibigay lang talaga is screwdriver. Pero ang dami. Nung bumili rin ako ng Motorstar, yung Z200 ko dati, marami rin kasamang tools yun eh. Tapos yung warranty niya, ilan yung warranty natin? May engine ba tsaka may electrical? Meron po siya, bali one year po siyang ano, sa engine po. 1 year sa engine. Tapos sa labas po ng may kita ni sir, hindi po siya kasama sa warranty. Kasi mga kahanan, kasi hindi po siya kasama. Pag nagpalit siya ng pipe, mapapoid na yung warranty. Electrical, may warranty kasi electrical. Kasama rin po. Kasama rin. Kapag na-void yung engine warranty, yung electrical, okay pa rin. First bike niya. Eh, gusto namin sana yung first bike niya is ano, pwede na sa express. At least at the same time, hindi siya bibiglayin sa ano. Opo, sir. Kasi ano naman to eh. Sour siya naman din sa 400. So, tsaka kalala rin naman sa expressway yan, sir. Hindi na talaga sinatang. Kasi usually yung mga ibang bikes, ano eh, hinaharang pa rin eh. Opo, kaya nung ano, yung KTM 390, saka yung media na 400, kasi yung ORCR nun, alam nila is 395 lang. So, pagka nagpag-bumili nag-avail yung mga customer natin nila ng 400cc, naalokan nila na ipadiretso na 400 yun, which is magdadagdag pa sila ng 4,500. Ah, talaga? Opo, ganun po. Pati si Dominar, ganun din po ang offer nila. Kasi ang nakalagay kay Dominar naman po is 383 sa ORCR ngayon, operan kanila na bukod sa 83 years yung ano, 83 years yung registro, magdagdag na sila ng 4.5 para diretso 400cc nila sa registro. Ay, ganun, may dagdag pala yun. Dagdag po siya. Eto sir, anong nakalagay na sa ORCR nila? 400 na talaga. 400. Yung registro niya, 3 years na rin. 3 years siya pero mag-add po kayo na 850. Hindi po ba nasabi sa inyo? Hindi pa, hindi pa. 850 lang naman sir. 850. Tapos doon wala na. Ah, bukod dun sa magkano yung price for cash nito? 133,300. 133,300. Okay. Tapos additional na 850? Opo. 850 or 800? 850. 850 for the 3 years ba? 3 years registro. Pero kung doon sa mga subscribers natin kukuha ng Motorstar Cafe 400. Available tayo sa installment sir, meron tayo. Ano yung price natin for installment? For installment natin, ang pinaka down payment natin is 47,700. Mm-hmm. Then, a monthly po niya for 18 months is 6,039. So, magtatanong sila, sir, wala bang 24 months niyan? Actually, yung 47,700 is higher down payment and low interest na po yun. Okay. So kung ipapasok po natin yun ng mababayaran nila at mga bill niya rebate, parang papataklan na 450 something yung unit. Unless kung magda-down ka ng regular down payment natin, na meron din naman kami na 20,000 plus. Low down payment. Opo, ang magiging kabuuan nun sa 220,000. Medyo mabigat. Medyo mabigat. Pero in-house yun? In-house financing po tayo sa motor. Pero ang kagandaan kasi nun, sir, medyo kayang-kaya mo yung ano, yung monthly kasi pwede siya ng 36 months. Kaso kami parang hindi na lang din makagipit si customer. Isang bagsakan na lang sa down payment ang 47,700. Then, yung 6,039 naman, pag owner before due date siya nagbabayad, less 300 or 400. Mm-hmm. Ang 400 na rebate natin, sir, sa mga payment channels po. Then yung 300 sa mga office payment po. Pero meron po ba kayong mga tied up na mga banking financial institution na pwede sila mag-apply for? Wala po sir. Meron lang kami. Pwede kami magbayad ng monthly nyo through bank namin. Okay. Pero yung sabi natin maghahawak yung banko ng for financial. Kasi talaga si Motorstar. Na talagang in-house talaga. In-house lang po talaga. Dito naman sir, mag-aaral lang tayo ng, ano, ng mga small minimal lang na mga. Gaya kanina, hindi kita na yung mga tornillo. Mm-hmm. Then yung ano yung tinatawag natin intake manifold, yung inlet pipe kung tawagin dito. Okay. Yung ito yung sir.
Ah, yung sa, okay. Gusto ko kasi nabibiyak, pero dito sa mga past releases namin netong 2021 at 2022 na tumatay na bago, wala na siya masyadong problema. Mm-hmm. Unlike na dati pa na 2020 na ipababa na mga nabibiliger sa amin. After 2 months, 3 months, gulat sila, nagbabackfire na. Mm-hmm. Yung pala, may punit na yung inlet pipe. Ah. Pero yung inlet pipe naman natin, available naman yung sa spare parts natin. Actually, parang 380 or 405 na ata ang price. Doon lang naglalaro yung price range niya. Pero then, mura din, siya. Mura din. Mura siya, sir. Ang kagandaan pa kasi yan, sir, may mga parts na nakapareha sa iban niya. So, hindi ka talaga mahihirapan. Kagaya ng oil filter, kaparehas lang niya, kawasaki para ako, sir. Mm. Pero yung oil filter na natin nakasama rito, sir, washable na siya. Ah, okay, talaga. Doon sa likod, kasi di ba nakikita natin naka-drum brake siya. Apo. Meron po ba kayong accessories within the showroom na pwede siyang i-convert to disc brake? Sa lahat na naging customer namin, sir, wala pa po nakapag-disc brake sa likod. Pero yung oil coolant, rear set, then yung double disc brake sa harapan, meron na gumagawa rin. Ah, double disc brake? May nag-gawa? Oh, tapos sliders, sir. Meron kayo ditong sliders or kailangan magpa-customize sa mga owners? Kailangan magpa-customize din, sir. Kasi pag nagkakaroon ka na lang, sir, nauubos agad eh. Ah, talaga? Pero saan kinakabit yung sliders dyan? Para wala kasi makikitang any, ano eh, ano, abang? Kasi iba kasi, sir, mayroon na siyang parang bakal na guard. Ah, okay. Then, ando na yung sliders. Pero yung iba kasi dito eh, pero hindi naman siya wini-weld? Hindi ata, sir. Parang may pinag-custom na rin na plug and play lang, boards lang talaga siya. Mm-hmm. Since CDI siya, sir, walang any ECU remapping to, eh, no? Wala po, sir. So, kapag nagkaroon ng backfire, ang talagang titignan mo lang dyan is yung intake manifold. Intake manifold, kumahigpit yung mga exhaust, uh-huh. Then, syempre, yung spark plug natin. Sila naman yung mga yung titignan natin. Sige, sir, kung gusto niyo mag-plug, showroom niyo rito. Sige, sa mga gusto mong mag-avail o gusto makakita ng available units natin na Cafe 400, pwede po kayong pumunta rito sa Motorstar Caloocan, 10 Avenue Branch, 6 Avenue, then 5 Avenue Branch. Pwede na po kontakin si Nick and Shelly, lag na lang po namin yung numbers dito. Then sa 12 Avenue, si Carmina, then sa 6 Avenue, si RT Martinez. Maraming salamat. Ay, last po! Kapag bumili ng Cafe 400, sir, ano yung mga freebies na ini-include natin? Yung helmet, then yung tools. Tools natin is basic tools lang. Pero marami na eh. Medyo marami na. Pero ang importante kasi rin sa tools natin, sir, yung pantanggal na spark plug. Oo nga eh. Medyo mahaba kasi siya. Tapos, ang alam ko, wala atang nabibilad. Mm. So, yun ang dapat talaga natin inaatang kasi medyo malalim yung pagayon ng spark plug. Oo nga, no? Sige, maraming salamat po, sir. Thank you po. Yes, biker. Yes, bomba. So ayun mga kuis, pupunta tayo ng 6th Ave. Kasi nandun da yung bayaran tsaka pagkuha ng resibo. Bibinyagan na natin itong 400 to market.